Ang galing mo. Yung dating hindi nagte-trending, napatrending mo. Matindi dun, boss, yung first video niya trending agad. Nakapag-accumulate kami ng 500,000 followers sa Facebook by just using Reels. Isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng sales ngayon ng mga negosyante online. Pluma on discarte. Even without physical store. Kaya pala eh. Ganun ka-powerful ang social media. Ang galing, no? Eh di, ang laki na sweldo mo niya. Sobrang laki, boss. Mag-a-advertise ka ba sa social media or gagawa ka na lang ng content? Kung mag-a-ads ka kagad, napakagastos naman ng presence na gagawin mo. Marami dyan ang umuubos ng 100,000 buwan-buwan eh. Bumastos ka ng pagkalaki-laki, di naman agad bibili yung tao eh. O pwede ka na maging artista kahit sa loob lang ng bahay mo. Kasi lahat nasa social media na eh. Yun yung magagawa ng pagiging content creator sa lahat ng mga negosyante. Lahat ng nagke-create ng content. Kung ako negosyante, gusto kong sumikat. Kailangan ng isang magaling na media team. So ngayon, may makakasama tayong isang kingmaker kung maituturing natin pagdating sa social media kasi napakarami niya hong napasikat na mga personalidad sa social media. Ang makakasama natin walang iba kung hindi ang ating bossing na 20-year-old businessman and the CEO of RYL, Boss Johan Del Rosario. Welcome, hello, boss. Good morning, good afternoon, good evening, boss. Kung hindi nyo matatanong, mga boss, no, itong si Johan ang salarin kung bakit nag-trending ang mga sikat na personalidad kagaya ni Chichester, kagaya ni Josh Mojica. Yes, boss. And some of international content creator. Bakit video editing ang naisip mong negosyohin? Mahilig na talaga ako mag-video eh. Passionate na talaga ako eh. Every detail, pagdating sa pag-video, inaaral ko talaga siya. Yung maliliit na pagpa-position ng camera, kailangan gitna-gitna. Like example, may lamesa, pati yung curve ng gilid, kailangan mapantay ko. Ganon kalino yung mata ko pagdating sa detail. Like inaaral ko talaga siya ng mabuti. Kapag may nakita akong bagong effects or bagong style of editing tapos naangasan ako, kailangan magawa ko kagad siya within the day. Paano mo ito natutunan? Sa panahon natin ngayon, ang social media dapat ni-utilize na natin. Bakit? Kasi lahat nasa social media na eh. Pagpunta ka sa YouTube, how to edit video, hindi lang isang video makikita mo, 1,000 video ang makikita mo. Para matuto ka. Nung na-discover ko na sa social media pala, sobrang dami kong pwedeng matutunan, dun na ako nag-start mag-take ng notes, dun na ako nag-start mag-aral pa ulit-ulit hanggang sa makonsum ko lahat ng kailangan kong information para maintindihan ko ba talaga paano gumagana ang social media, paano gumagana ang video editing, inaral ko talaga siya lahat. At start, naiisip mo na ba itong gawing negosyo? Actually, hindi, boss. Nag-e-enjoy lang talaga ako gawin siya. Nakakakita rin ako sa social media na pwede pala siyang pagkakitaan. Doon ko na na-discover, boss, yung freelancing. You started as a freelancer? Yes, boss. Sino yung kinater mong client nung una? Most of my clients is international. Marami tayong napapanood ng mga international ads, international videos pagdating sa mga business, lalo na yung mga content creator sa ibang bansa, yung mga nagmo-motivate din. Ang mga nag-e-edit pala ng Pilipino. Ang galing, no? Eh di, ang laki na sweldo mo niyan. Sobrang laki, boss. Magkano yung unang kinita mo? Pag maayos magbayad ng client, nagre-range siya from 50,000 to 100,000 and most of the time, umaabot pa ng 200 to 500,000, minsan M's. Ang ginagawa mo lang is magsesend sila ng files, ikaw ang mag-e-edit nito. Magshoot na lang sila, isesend nila yung files, pagkasend ng files, i-edit ko, kasi di-deliver ko na siya sa client. In total, magkano yung kinikita mo on a monthly basis? 200 to 300 a month. Kaya pala eh. Depende lang sa kung ano ang negosyong papasukin mo sa panahon natin ngayon na kumita ka ng malaki even without physical store. Ngayon, tanong ko sa iyo, Johan, bakit sa palagay mo kailangan mag-aral ng mga negosyante pagdating ng content creation? Isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng sales ngayon ng mga negosyante online. Pag offline kasi, yung mga dumaan lang sa store mo or yung mga nakakakilala lang sa store mo, yun lang ang bibili. Pero sa online, pag napadaan yan sa newsfeed mo ng ilang beses, bibili at bibili yan, lalo na kung yung product mo maganda. Ganon ka-powerful ang social media. Magkikreate ka lang ng content, i-upload mo, pag nakita ng friends mo yan, may mga bibili at bibili sa'yo. If ikaw ang papipiliin, mag-a-advertise ka ba sa social media or gagawa ka na lang ng content? Gagawa na lang ako ng content, boss. Ang advertising, hindi yan yung main dapat na ginagamit natin for marketing. Gumastos ka ng pagkalaki-laki pagdating sa ads, pero wala pang credibility at presence yung product mo. So ano mangyayari ngayon kung hindi naman kilala product mo tapos nakikita lang nila naka-ads? Hindi bibilin. Ako personally, pag may nakikita akong ads, di ko naman tinitignan, ini-scroll ko lang eh. The reason why ang mga tao ini-skip ang ads, psychologically, ayaw
natin ang binibentahan tayo. Yes. Pag nakasulat na sponsored yan, we tend to skip it. Kasi mas gusto natin pinapanood yung content na alam natin na hindi tayo binibentahan. Kailangan kasi nating maintindihan na pagdating sa marketplace, ang unang titignan ng tao dyan yung credibility mo. Para ikaw magkaroon ng credibility sa marketplace, kailangan mo muna ng tinatawag natin na social media presence. Kung mag-a-ads ka kagad, napakagastos naman ng presence na gagawin mo. Bayad ka ng bayad para lang sa presence. Hindi naman agad bibili yung tao eh. Pero kung magpo-post ka ng magpo-post at may nag-trending dyan, makaisang 1M ka lang na views na video, sobrang laki na makukuha mong presence. Eh pag nagbayad ka ng ads, napakalaking pera ang kailangan mong ilabas. Ito kasi problema, Johan eh. Mahirap naman yung gumawa ng content tsaka mahirap yung mag-views. Post ako ng post, wala naman nag-view sa content ko. Ang dahilan kasi boss, bakit walang nanonood or walang nakakita ng post mo? Kasi nga, hindi naman part ng mastery mo yung pagkikreate ng viral na video sa social media. Kasi nga, negosyante ka eh. Ang trabaho ng mga negosyante is aralin paano papalakihin yung negosyo nila. Yes. Hindi papalakihin yung views nila. Kaya nga nandun yung mga social media experts eh. Para maging kasama mo sa pagmamarket online. Kasi yung mga social media experts, tulad namin, Real Media, yung buong 4 years ko, in-spend ko sa pag-aaral ng social media. Paano gumagana algorithm, paano mag-market ng tama, na connected sa product na minamarket mo, paano mag-create ng offer, paano mag-create ng viral worthy content. Kami, inaaral namin yun, andun yung mastery namin, andun yung art namin eh. Imagine mo na lang, boss, nagpapatakbo ka ng negosyo, iisipin mo pa bang aralin, mag-create ng content? Eh, yung pagpapalaki pa lang ng negosyo itself, hindi na madali eh. Yun ang dahilan, boss, bakit kailangan kami ng mga negosyante. Kung mag-a-advertise ako sa social media, marami dyan ang umuubos ng 100,000 buwan-buwan. Yes. Tama naman din yung sinabi mo na nasusunog lang din yung budget nila. Pero yet, nakakakuha naman ng engagement, nakakakuha naman ng views. Unfortunately, hindi talaga sustainable sa mga nag-a-ads. Ang kagandahan kapag ka content creator ka, kapag ka nagkaroon ka ng monetization, kumikita ka pa. Ikaw pa binabayaran ng platform. Bukod doon, pag nagkaroon kayo ng monetization mga boss, magkakaroon kayo ng tinatawag natin na suggested for you. Ibabato ng platform yung video ninyo sa iba't ibang uri ng tao na interesado patungkol doon sa content ninyo. Especially if you're selling products and if you're offering services, talagang napakagaling ng content creation. Kasi ako personally, I do not advertise. Bakit? Walking brand ako eh. At yun yung magagawa ng pagiging content creator sa lahat ng mga negosyante. Yes, boss. Bakit mo napatrending o napasikat? Unahin muna natin si Chay Chester. Si Chay Chester, nagkakreate na siya ng content dati pa. Pero ang followers niya, 500. Bakit? Ang nakita ko kasi sa personality ni Chester, napakagaling niya talagang individual. How we say his words, kakaiba eh. Hindi mo maririnig lang kung kani-kanino eh. Mabigat, na magaling, na basta ang ganda ng magic sa kanya eh. Tapos yung nagkakreate siya ng content, hindi niya kasi nilalabas kung sino talaga siya. Ang ginagawa niya lang is bait-baitan, yung setup niya nasa kotse, ang labo, nilagay lang cellphone, nagda-drive, nagbi-video, sumisigaw. Ang ganda ng context, but the problem is yung video hindi engaging eh. Alam mo yung nag-i-scroll ka randomly, nagpo-procrastinate tayo, biglang nakakita tayo ng reels na ang labo. Hindi naman natin papanood, then next agad, nandun tayo sa mga engaging contents. Sabi ko sa kasama kong business partner ko, si Lloyd, what if i-handle natin yan, tas pasikatin natin? So ginawa namin, kinontak namin si Chester, nag-set kami ng meeting, nag-dinner kami, tas nagkwentuhan kami, sabi ko, brother, what if ilabas na kaya natin yung mukha mo sa social media, pasikatin na natin yan. Sabi ko, brother, ganito gagawin natin. Lloyd, hawakan mo yung camera. Magtanong ka kay Chester ng kahit anong tanong, tapos ngayon, brother, sasagutin mo lang kung ano talaga yung lumalabas sa bunganga mo na normal, gagawin mo lang yan. After nun, inedit namin, pag uwi nun, unang post namin ng video ni Chester, 1.5 million views. Ang galing mo. Yung dating hindi nagte-trending, napatrending mo. Matindi dun, boss, yung first video niya, trending agad. After nung video na yon, inulit-ulit namin yung process. Alam na namin yung system, alam na namin yung lalapat sa kanyang music, alam na namin yung lalapat sa kanyang style. Kada client, kailangan yung balansehin yung branding. For example, ang client namin, malambot. Hindi tayo pwede maglagay ng mga powerful music dun. Dapat dun, mga chill musics lang ang ilalagay natin. Yes. Yung magiging branding niya dapat nagko-complement sa personality niya. That's why, hindi ganun kadaling magpasikat ng tao. Kasi ang kala lang na ibang tao, pag may nakita silang video, gagayahin nila, i-implement nila sa video nila, akala nila gagana na yun ng ganun. It doesn't work that way. Sa social media, kailangan makilala mo muna sarili mo. Pag nakilala mo sarili mo, hahanapin mo ngayon kung ano yung lalapat sa yung branding. Yun ang nagiging failure ng mga tao, boss eh. Kasi ang ginagawa nila, bahala na basta makapag-edit, di man lang ginawang quality. Mangyayari, at the end of the day, naka 100 upload na sila, yung followers nila nasa 5,000 lang. Ilan na follower ngayon ni Chester? After 3 months, simula nung araw na yun, nakapag-accumulate kami ng 500,000 followers sa Facebook by just using Reels. Walang long form. Bakit? That time, yung Reels ay yun yung pinaka-powerful tool na pwede nating gamitin. Kasi yun yung kapanahunang sikat si Andrew Tate. Every now and then, nagbabago ang algorithm.
natin eh. Nagbabago ang meta. Minsan putok si Reels, minsan yung mga long form ang putok, minsan yung 3 minutes video ang mga sumisikat. Pero that time, alam namin mismo na ang putok ngayon Reels. I-utilize natin kung ano yung putok sa market, tapos uulit-ulitin natin yun hanggang mawala yung meta tsaka tayo magbabago. Let's talk about Josh. Paano mo napasikat si Josh? Naging bridge din si Chai Chester. Bakit kami nag-meet ni Josh? Kasi nung sumikat si Chai Chester, nag-meet sila, tapos doon ko nakilala si Josh. Hindi ko siya kilala na kung chip siya pala may-ari noon. Nag-meet lang kami dun, "Oy brother, what's up?" Ganto ganyan, kwentuhan kami. After few days, lumapit sa akin yung kaibigan niya. Sabi sa akin, ang goal talaga namin, dumating sa time na pag si Josh naglakad kahit saan, marami nagpapapicture, marami nakakilala sa kanya. So ako that time, nasa isip ko, kaya namin to. Ako, pag tumingin ako sa tao, at nakita ako sa personality ng tao na kaya niya, at passionate siya dun sa ginagawa niya, at master niya yung ginagawa niya, sure ako kaya kong pasikatin yun. So nangyari boss, nag-set kami ng meeting, nag-usap kami ni Josh, sabi niya, "Bro, paano ba tayo mag-i-start ng content? Ano kailangan natin gawin?" Sabi ko, "Hindi bro, ganito gawin natin. Mag-shoot tayo ngayon, mag-bihis ka." Sinetup ko yung lamesa, yung upuan, tapos binidyoan ko siya. Imagine mo na lang, may nagtanong sa'yo ng ganto, tapos sasagutin mo yan, okay? Pag video namin, boss, nagsalita siya. Pagtas ng video, umuwi kami, in-edit ko yung video. Pagkatapos kong i-edit yung video, in-upload namin, yung video na yun, nag 1.5 million views din. We can actually manufacture celebrity nowadays. Yes, exactly, boss. Because marami ng mga media provider na kagaya ninyo, na kung ako negosyante, gusto kong sumikat, the RYL ang pupuntahan ko. Yes, boss. Itong dalawang personality na to, talaga na-establish mo yung branding nila. Kasi syempre, sila pa rin naman ang may gawa nun. Talent nila yun, yes, skills exactly, nila yun. Boss. Pero kailangan ka panopanood siya. Doon po mapasok yung the RYL. Yes, boss. Ang galing, no? Sa mga international brand, paano mo sila natutulungan? Yung pinakauna naming international na client is travel vlogger. Tinuwik namin ng onting branding niya, binago namin ng onting editing, mas ginawa namin engaging kung ano yung magko-complement sa kanya. And then after 6 months to 7 months, nag 1.1 million na siya ngayon. Paano ang process ninyo ng pag-onboard ng client? So ang process namin, boss, is 3-step process. Una is yung pre-onboarding process. Inaalam muna namin yung needs ni client. Okay. Kailangan niya ba ng bagong logo? Kailangan niya ba ng marketing for social media? Or gusto niya lang mag-create ng content para sa sarili niya kasi dun siya masaya? Inaalam muna namin yung goal niya. Pag nahanap namin yung goal at naintindihan namin kung saan ba siya nahihirapan, ano ba gusto niyang mangyari or ano bang gusto niyang ma-achieve, dun na kami mag-i-start sa pangalawang process natin, which is called the creation. Dun na kami mag-video, dun na kami mag-i-strategize, dun na magkakaroon ng editing, dun na magkakaroon ng onting tweaking sa branding, dun na namin aayusin lahat ng kailangan ayusin kasama na pati yung personality niya. For him to become popular on social media, i-adjust natin lahat yan. And pangatlo is most importantly is the support. Sa years of my experience sa pakikisama sa mga maraming negosyante, ang pinaka-valuable pala sa kanila is yung loyalty. Kung ako, naiisip mo na trader ako, tas media team mo ko, magiging komportable ka ba, boss, na mag-video tayong dalawa araw-araw magkasama Hindi. Tayo? Imbis na mapasikat kita, boss, ang nangyayari, nabablock lang natin yung energy. Imbis na malabas mo yung full potential mo, kung sino ka talaga, yung galing mo, ang nangyayari, nagkakailangan lang tayo. Ginagawa ko, pinaparamdam ko sa client yung loyalty ko, pinaparamdam ko sa kanya yung support ng buong team para maging komportable siya at mailabas niya talaga kung sino siya. Nilalabas mo yung pagiging celebrity ng isang tao. Yes, boss. Nakakatuwa lang kasi sa murang edad, inuumpisa mo yung ganyang negosyo, and I truly agree and believe that in the nearest future, the next celebrities will be business owners. Yes, boss. Will be ordinary people, which is nangyayari na ngayon yan, kung pwede ka na maging artista kahit sa loob lang ng bahay mo. Totoo, boss. Kasi boss, kung papansinin nga natin ngayon, pag tumingin tayo sa TV, yung mga dating sikat, nagja-jump na lahat ngayon sa social media. Nagkikreate na sila ng mga kanya-kanyang personal brand. Kung iisipin mo, lahat ng negosyante, lahat ng nagkikreate actually ng content, kailangan ng isang magaling na media team. Yes, and that's you. Yes. That's real media. Ayun, okay. Invite mo naman sila. How can they actually avail your services? Para sa mga gustong mag-avail ng services namin at gustong mag-inquire, you can contact me at Facebook, Johan Del Rosario, and you can also contact me on Instagram, which is Johan Del Rosario din, or The Jordan Jard. And pwede nyo rin ako kontakin sa cellphone number na 0956-632-2753. Kung gusto nyong mag-trending yung social media nyo, the real media is your right choice. Alright, so maraming salamat mga boss sa lahat na nakapanood ng video na to. Please do not forget to subscribe and follow us on our YouTube, Facebook, TikTok, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Nawa ay marami tayong napulot. Maraming salamat, Boss Johan. Thank you so much. Sa lahat ng interesado, please do follow Johan Del Rosario. Sa lahat ng gusto na mag-content creator, siya na ang bahala sa mga videos ninyo. With that, maraming salamat mga boss, and God bless inyo lahat. Thank you so much.